Bibim! Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa ating lahat, sa naman tayo sa mundo, mga kababayan. Nandito naman tayo sa George R. Vlogs. At alam naman natin, napapalitaan siguro natin, narinig natin na si Bibim ay nasa Sydney, Australia ngayon. Nag-vacation for 3 days. Ayon po kay... kanyang spark si Attorney Rodriguez, mga kababayan. Pero napakagandang balita po to. Oops, maingay kasi yun eh. May gumagawa sa bubong, mga kababayan. May gumagawa sa bubong, kaya maingay. So, pagpasisyan lang natin, okay? Dito po sa Maharlika TV, ang sabi po dito, Australian investors coming to the Philippines. Napakagandang balita po yan kasi marami po ang magtitiwala ulit dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, mayroon silang tiwala kay BBM. Dahil sila po ay mag-i-invest dito sa Pilipinas. Ang sabi po dito sa balita, despite the protest of a handful supporters of losing presidential candidate Robredo in Melbourne, where something President BBM made a private visit. Marami pong Australian na pupunta sa Pilipinas para mag-invest. Ito ay magandang indikasyon na mayroon silang trust sa incoming president na si BBM, mga kababayan. Ito ay pahayag ni Ambassador Stephen Robinson noong mag-host sa Australian Embassy sa Makati. Ang sabi pa dito ni Robinson, since it is a private trip, walang special accommodation or arrangement para kay BBM, mga kababayan. Ang sabi pa dito, mas nakita niya or napipredict niya na maraming mga Australian businesses ang hindi pa pumupunta sa Pilipinas noon. Pero ngayon ay they are seeking to come here to invest. Dagdag pa ni Robinson, mga kababayan. So napakagandang balita yan. Ibig sabihin, pag maraming investor, gaganda ang economy. Ano pa? Dadami ang trabaho. Ganun po ang resulta pag maraming darating or pupuntang investor dito sa Pilipinas. The reason for that is very clear that they see the Philippines as a very fine ground of investment, that the Philippines has made a range of reforms in recent times that set the platform for future development, and that the trajectory of the Philippines should remain strong. Dagdag pa ni Robinson, mga kababayan. Samantala, sa Australia naman, sa Sydney Morning Herald, ni-report on BBM's low-key visit to Melbourne. Kasi doon pala mag-aaral, mga kababayan, si Vincent, yung youngest son BBM. He will be enrolling at University of Melbourne. Yung membro ng Akbayan Melbourne, ang sinuportahan po nila ay si Madam Lenlen. Nag-rally po sila outside sa apartment complex kung saan naka-billet or nag-stay si BBM ngayon, mga kababayan. But sabi po ni Rado Gatchalian na nakabase naman sa Sydney that Filipinos in Australia should listen to the wishes of the Filipino people. Kasi nga po, landslide si BBM sa kanyang pagkapanalo. 31 million, which is the first
majority president since 1986. Wala pa pong nakakuha ng 50%+ na presidente since Cory Aquino. Actually, si Cory Aquino naman, mga kabayan, hindi naman niya nag-eleksyon, kundi inagaw lang yung kapangyarihan kay Apo Marcos. Pero huwag nga natin isipin yung inagaw, mga kabayan. Dahil nga ang programa ni BBM ay unity, pagkakaisa, magyakapan na tayo, taga-oposisyon ka man, kung saan ka man, basta magkaisa na ang bansang Pilipinas, para sa ganun ay guminhawa naman, maipatupad ng mga batas na gustong ipasa ni BBM sa Kongreso at sa Kasenado, para sa ganun ay mabilis po ang pag-unlad ng bansang Pilipinas. Yan po dapat ang ating gagawin. So, kalimutan na yung nakaraan, kalimutan na yung ginawa ni Cory, kalimutan na yung ginawa kung sino-sino yung mga paratang laban sa kanila, na sila po ay magnanakaw, mga sinungaling, kung ano-ano pa, kalimutan natin lahat yun. Magkaisa na ang bansang Pilipinas para guminhawa ang bawat isa sa atin, mga kababayan. Ang sayo po dito, ang sayo po ni Gatsalyan, I do not deny the wrongdoings of Marcos Sr., but do not forget there are millions saying Marcos was one of the best president. Yun nga yun. Kung ignore natin ang mga bumoto kay BBM, hindi patas ang laban. Yan po, mga kababayan. So maraming salamat po, mga kababayan. Huwag kalimutan magkaisa para umunlad na ang ating bansang Pilipinas. Again, George Sir Vlogs, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, pakisubscribe naman po. George Sir Vlogs, share, like, at saka mag-comment ang video ito. Maraming salamat. God bless for more.